pag-usapan natin ngayon, no, mga apo, ang kaganapan doon sa England, ang katatapos lang na palaro na ginanap sa Birmingham, England, at kung bakit may nagaganap na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Balikan natin ang mga nakasulat tungkol sa mga pangitain ni Juan sa kanyang pangitain tungkol sa mga huling panahon. Nakita ni Apostol Juan ang darating na panahon na ang mga tao ay hayagang sasamba sa halimaw na siyempre walang iba kundi si Satanas. Mababasa natin ito sa Revelation chapter 13 verse 8 at ganito ang pagkasulat. Sasamba sa kanya ang lahat na nabubuhay sa ibabaw ng lupa maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago palikhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito'y pag-aari ng korderong pinatay. Mahirap isipin kung paano malilinlang ang mundo at ang sangkatauhan ay mahikayat na sumamba sa huwad na Diyos. Ngunit ito ay nangyari na rin ngayon. Katulad na lamang sa pangyayari na naganap sa Commonwealth Games na ginanap sa Birmingham, England noong Hulyo taong kasalukuyan. Ang event na ito ay ginaganap kada 4 na taon at dinadaluhan ng mga 72 bansa na naging bahagi na rin ng British Empire, kung saan ang England, Canada, Australia, Scotland, Wales at New Zealand ay nangunguna sa pagdalo. At bilang bahagi ng pagbubukas ng seremonya, isang napakalaking mekanikal na turo na may taas na 10 talampakan at may kumikislap na pulang mata na parang galit na galit at usok na lumalabas mula sa mga butas ng kanyang ilong. Ito ay hinihila papunta sa gitna ng arena. Nang pumasok ang mekanikal na turo sa arena, isang babae ang lumalakad sa harapan nito para kunyaring pakalmahin ang galit na turo. Pagkatapos, ang mga mananayaw ay nagtipon sa paligid ng turo at tila yumuyuko, lumuluhod at sumasamba dito. Ito ang isang kaganapang maiugnay natin sa katatapos lang na pagtitipon ng mga leader ng bawat relihiyon para isakatuparan ang One World Religion. Ang seremonyang ito ay naibroadcast sa 72 kalahok na mga bansa at marami ang nagsasabi na ang kaganapang ito ay may hitsura ng pagsamba ng Diyos-Diyosan na si Baal na madalas na inilalarawan bilang isang turo sa Biblia. Kailangan nating maunawaan na ang pagsamba kay Baal ay umiiral sa Ehipto noong ang mga Israelita ay nasa pagkaalipin pa. Sila ay nabihag sa loob ng 400 taon at ang ilan sa paganong idolatriya ay nagsimulang tumagos sa kanilang isipan ang ganoong pagsamba. Kaya't noong si Moises ay nasa bundok Sinai at doon siya binigyan ng Diyos ng 10 utos. Itinaas ni Moises ang 10 utos ng Diyos para ipakilala sa kanila ang tunay na Diyos. Pero kalaunan ay bumalik pa rin ang mga Israelita sa pagsamba kay Baal. Mababasa natin ito sa mga hukom, chapter 2, verse 11 to 12, at ganito ang nakasulat. Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa kanilang paligid. Kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Marami ang kaganapan noon na parang unti-unting bumabalik ngayon. Kagaya na lang sa ginawa doon sa Commonwealth Games.
Marami ang nakapansin kung bakit ganoon ang panimula ng kanilang palaro. Instead na magsagawa muna ng pagdarasal, panalangin at pasasalamat sa Diyos. Pero iba ang nangyari. Marami ang nakapansin sa hindi magandang panimula sa palarong ito. Bagamat hindi rin natin alam kung bahagi rin ba ito ng kanilang tradisyon, pero ito ay hayagang pagpapakita na ang seremonya na kanilang ginagawa ay isang uri ng ritual sa pagsamba kay Baal. Huwag naman sanang mangyari na bumalik sila sa pagsamba kay Baal. Ang kaganapan noon sa Israel na sumamba sila kay Baal kahit pa sa pagpapakilala ni Moises sa natatanging Diyos na makapangyarihan sa lahat ay isang pagpapatunay na ang mga tao ay kulang sa pananampalataya sa Diyos. Marami rin ang nagsasabi base sa mga nakapanood doon na kahawig talaga ang ginagawa nilang ritual sa ginagawang pagsamba sa mga tao kay Baal. Halimbawa na lang ang babaeng nakasakay sa turo, nahahawig ito sa sinasabi doon sa Revelation chapter 17 verse 4. At ganito ang pagkasabi, ang damit ng babae ay kulay ubi at pula, ang kanyang mga alahas ay ginto, mahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kupa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiyahiyang kahalayan. Pwede rin nating sabihin na ang pagsakay ng babae doon sa turo ay isang tradisyon at nakaugalian doon sa bansang England, dahil makikita rin natin sa kanilang pera na ang babae ay nakasakay nga sa turo. Ganun pa man, ito pa rin ay isang karumaldumal sa paningin ng Diyos. Ganon din ang napansin ng ibang mga komentator na nandoon. Sinasabi nila na ito ay may kaugnayan sa ginanap na One World Religion. Iba't ibang komentaryo ang naglabasan. May iba na nagsasabi na binubuhay nila ang dating nasimulan ng mga tao, ang pagkakaroon ng iisang lingwahe, at makikita ito sa turi ni Babel. Ang layunin noon sa pagpapatayo ng turi ni Babel ay para magkaroon ng iisang lingwahe sa buong mundo. Pero ito ay sinira din ng Diyos. Ayon sa kasaysayan, ayaw ng Diyos na magkaroon ng iisang lingwahe ang mga tao dahil pipigilan nito ang kanilang pananampalataya at pagsamba sa Diyos. At ang taong ito ang siyang nasa likod ng pagpapatayo noon sa Turi of Babel, isang taong makasarili at mapaghiganti, isang taong sumusuway sa Diyos. Ang taong ito ay nagngangalang Nimrod. Ayaw ni Nimrod na sumamba ang mga tao sa Diyos. Bagamat hindi natin ito mababasa sa Biblia, pero ang kasaysayan tungkol sa pagpapatayo ng turi ni Babel ay isang kalapastangan at hindi pagkilala sa Diyos. Pero ang kasaysayang ito ay unti-unti nang ibinabalik ng mga tao ngayon. Sinisimbolize nila ang muling pagpapatayo ng turi ni Babel. Maganda sana ito dahil ang iniisip ng mga tao ay ang pagkakaisa. May mababasa tayo sa Genesis chapter 11 verse 4 at ganito ang pagkasabi. Ang sabi nila, hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may turing aabot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Yun din ang sigaw ng karamihan ngayon, ang magkaroon ng One World Government at pagkakaisa. Pero talaga bang ganun ang kanilang gustong mangyari? Tandaan natin na gagawin ni Satanas ang lahat ng paraan para tayo ay malinlang at mapahamak. Kaya huwag tayong maniwala kaagad sa kanilang mga ipinapakita at mga sinasabi. Okay no? Maraming salamat no mga apo at sa inyong pagsubaybay.
Hanggang sa muli, ako pa rin ang inyong lolo Kakoy. Maraming salamat. Bye-bye!